mong may atraso sa'yo, di ba? Huwag ka naman damay ng iba. Kailan ka ba titigil, ha? Kung gusto mong tigilan kita, mamatay ka na! Tumigil ka na! Kapal talaga ng mukha mo, ha? Pumunta ka pa dito para saktan si Ashley? It doesn't mean matandasan, di ako papalag. Hayaan na lang natin, tapos na naman eh. Okay lang ako. At para wag nang lumaki, huwag mo nang pagsiksikan ang sarili mo kay Ashley. Alam na natin na hindi naman babago masamang ugali nun. Medyo nakakaramdam ako na malapit nang bumigay si Alexa. At kapag mangyari yon, kontrolado na natin ang hotel. Kasama na doon ang pagpapalayas natin kay Diana. Meron akong hinahanap na kalbong demonyo at babaeng malandi. If you are referring to Mr. Alcantara and Miss Robbins, kaalis lang po nila. Pinapaalala ko lang sa'yo, pare, ang utang mo. Alalahanin mo na kapag hindi mo natubos ang isinala mo sa akin, sa kalsada ka matutulog. Eh di kung hindi ako makabayad, di saksak mo sa baga mo yan. Kung si Alfred ang hinahanap mo, wala siya dito, Jackie. Bakit sa mga malalanding babaeng kagaya mo? Eh ito, hindi ko na kayang pamamahiya sa akin ni Jackie, kaya pinatulang ko na. Pero hindi siya titigil, Alfred. Wala ka ba talagang magagawa? Akala ko ba gusto mo ako? Patunayan mo yun ngayon. Gagawin ko lahat ng gusto mo para na rin nga mapatunayan ko ang nararamdaman ko sa'yo. Bakit nandito yung mga gamit ko? Huwag kang tatanga-tanga, Jackie. Alam mong ibig sabihin nito. Lumayas ka na. Umalis ka na. Naantok na ako. Akala mo ba ganun kadali na mapalayas mo ako dito? Iniisip mo na kapag ka na-dispatcha mo ako, magiging masaya kayo nung Alexa na yon? Hoy, kalbo! Baka nakakalimutan mo kung anong kaya kong gawin. Baka gusto mong sabihin ko kay Alexa kung anong plano mo. Mabubulilyaso ka. Sa tingin mo, natatakot ako sa'yo? Sige, gawin mo lahat yung sinasabi mo para maagang mapaglamayan yan nanay mo. Bakit pati yung nanay ko dinadamay mo dito? Dahil parang ikaw ang nakakalimot kung ano ang kaya kong gawin. Sasagasaan ko ang lahat ng taong haad lang sa mga plano ko. Kahit nanay mo. Total, rinding-rinding na naman ako sa bunganga ng matandang yan, kaya siguro mabuti pang patahimikin ko na. Hi, tita. Hi. Oh, gabing-gabi na. Saan ka ba nang galing at ginabi ka ng ganito, iha? I'm sorry, tita. Tinapos ko lang po yung trabaho ko sa hotel. Pati na ang trabaho ko kay Alfred. Oh. Pagnatapos ang lahat ng to, Tita Elizabeth, matatahimik na rin ang mga buhay natin. Makakapagpahinga na tayo. Pati ang apo niyong si Abigail. Dahil wala ng Alfred na manggugulo pa sa atin. Pangako yan, tita. Alfred, huwag mo na maidamay yung pamilya ko. Huwag ka makikinig kay Alexa, sinisira niya lang tayong dalawa eh. Alfred naman, mahal kita. Yun ang totoo. Pwede ba makinig ka naman sa akin kahit ngayon lang? Alam mo, nakakatawa ka. You remind me of Rina dahil pareho kayong mukhang tanga pag nagmamakaawa. Oo na, tanga na kong tanga. Pero magmamakaawa pa rin ako sa'yo. Huwag mo lang akong palayasin. Ayoko magkahiwalay tayo, please. Alam mo, umalis ka na dito dahil wala ka nang babalikan. Ayoko na sa'yo. Kanino pa ba mapanganan ang kasamaan si Ashley kung isang masama niya rin, Ama? Siguro kahit ikaw pa talaga ang naging daddy ko, hindi ko mararamdaman ang pagmamahal mo. Kasi hindi ka marunong magmahal ng totoo ko. Maski sa kapatid ko, alam kong ginamit mo lang siya para makuha mo kung anong gusto mo. Mabuti na lang nakilala ko yung totoong dati ko.
alam mo kung paano magmahal ang isang ama. Kaya po pala napakagana ang loob ko sa inyo eh. Dahil kayo talaga yung daddy ko. At kahit hindi ko pa po alam kung sino talaga kayo sa buhay namin noon, napalapit na po kayo sa akin. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tinatanggap mo ako bilang iyong ama? Opo, Daddy. Daddy, nasa pa na ba? Hindi ko alam kung paano ko aalisin ang lungkot mo. Kasi alam ko na walang magiging kapalit ang pagkawala ng Daddy Benji mo. Ay, naku, Ninang. Sana kasama pa rin natin si Daddy ngayon, no? Kasi alam po, hindi niya ako pababayaan. Anak niya ako eh. Mahal na mahal niya ako at kahit kailan hindi niya ako sasaktan. Excuse me, ma'am. Andiyan po si Sir Alfred Alcantara. Andiyan siya? Opo, ma'am. Medyo nakainom po siya. Sige, ako lang bahala sa kanya. Salamat, Rose. Okay po, ma'am. Sir, pasok na po kayo. Alfred! Have a seat, please. Thanks, sir. Anong ginagawa mo dito? Lasing ka? I may have had a few drinks. I thought we should celebrate. Ano naman ang dapat nating i-celebrate? My freedom. Wala na si Jackie. Tinapos ko na kung ano man yung meron sa amin. She is out of my life. And now that is over and done with, siguro ang sa atin naman ang dapat natin pag-usapan. So, Alexa, where do we go from here? Sandali lang, Fed. Hindi naman kasi ganun kadali yon. Anong problema? Ginawa ko naman ang gusto mo. Di ba ang sabi mo, kapag wala na si Jackie, pagbibigyan mo ako? Fed. Hindi yun ang sinabi ko. Ang sabi ko, kapag nawala si Jackie, there may be a chance. So, paghihintay mo pa ako? Masyado ka namang mainipin, Alfred. Hindi ka ba pwedeng maghintay pa ng konti? Hindi na. Masyadong matagal na akong naghihintay. Alfred! Sorry, Alexa. Hindi ko dapat ginawa yan. Alfred, naiintindihan naman kita. Alam ko na naiinip ka na, pero makinig ka muna sa akin. Di ba, malapit na ang birthday mo? Oo. May regalo ako sa'yo. You know what I mean. Kaya huwag ka na magtampo. Sana naman, totohanin mo na yung mga sinasabi mo.
Lagi mo na lang akong pinapaasa. Well, kung ayaw mo maniwala, edi wag. Pero sayang naman yung mga surprises ko para sa'yo. Surprises? Mm-hmm. So there's more than one? Mm-hmm. Ang kailangan lang, maghintay ka. Ikaw naman kasi, paminsan-minsan, maging matsyaga ka. Masyadong mainitin ang ulo mo. Okay. I'll be patient. That's all I need to hear. Alam mo, paghahandaan ko talaga ang birthday mo and I will celebrate it with you at sisiguraduhin ko na ito ang gabi na hindi mo makakalungo. Okay? Sige, kailangan ko na magtrabaho. Come on, Kiko. Hi! Rose? Rose? Yes po, ma'am. Rose, kumuha ka ng hand sanitizer, please, ha? Pakabilisan mo lang. Okay, ma'am. Bakit ganun? Bakit yung sinasagot ni mami yung phone niya? Hayaan mo na, baka busy lang. Alam mo naman ngayon, di ba? Career woman ang pinsan ko. Siguro nga po. Sana nga busy lang siya. Bakit? May iba pa ba siya gagawin? Plano kasi ni Mami na aminin na kay Ashley yung totoo. Kapag nangyari yun, maraming pwedeng magbago. Natatakot ako sa gulong mangyayari. Inaalala ko si Mami. Liana, huwag kang matakot. Kilala ko ang Mami mo. Kilala ko kung ano siya noon, at mas kilala ko siya ngayon. Mas pinag-iisipan niya kung ano yung mga ginagawa niya. At ang laki ng tiwala ko sa pinsan ko, na handa siya sa kung ano mang pwedeng mangyari. Sana nga po tama kayo. Na kung ano man ang mangyayari, para sa ikabubuti ng lahat. Asong ulol yung Alfred daw mahabol sa sarili niyang buntot. Akala naman siguro niya, makukuha niya ang gusto niya sa inyo. Hayaan mo na siya, Luz. Mas magandang mataas ang pag-asa niya para kapag hindi niya nakuha ang gusto niya, mas ikaguho ng mundo niya. Ma'am, bilib talaga ako sa inyo. Hindi lang sa tapang niyo, pati din sa pasensya ninyo. Pero mo, kaharap mo na yung tao na yon, pero napipigilan niyo pa yung sarili ninyo. Eh kung ako yan, malamang, tinalupan ko na yung ulo na kalbo na yun, eh. Ay, tumawag pala si Diana, hindi ko nasagot. Alam mo, Luz, masyado akong nakafocus sa mga plano ko. Hindi ko na naiintindi ang anak ko. Ma'am, di ba ginagawa mo naman lahat ng ito? Kasi po, gusto mong kunin yung isa mo pang anak. Pero, alam ko naman mabait naman si Diana, maiintindihan niya yung sitwasyon. Pero ayoko namang isipin ni Diana na hindi siya kasama sa mga priorities ko. Pero tama ka. Naniniwala ako na may intindihan ni Diana ang lahat. Kaya kailangan ko na mapapagsak si Alfred, Luz. Para makuha ko na si Ashley. At kapag nangyari yon at magkakasama na kami ng mga anak ko, ibubuhos ko ang lahat ng oras ko sa kanila. Pero bago matapos ang mga plano ko, kailangan pagbayaran ni Alfred ang lahat ng paghihirap ko. Pagbabayaran din niya ang paghihirap na ginawa niya sa mga taong mahalaga sa akin. Hello, Venus. Sorry po, ma'am. Ganito po talaga. Konting tiis na lang po, makakalakad na rin po kayo agad. Tigyan mo na nga yan! Sige, ako na lang bahala dito. Aray, ha? Ay. Visit! Visit talaga. Hindi naman talaga mangyayari ito kundi dahil dun sa dalawang taong visit sa buhay ko. Tandaan niyo lang talaga, Diana. Gaganti ako. Wala akong pakialam kung magkampi ang pakay ng Alexa na yan.
tanga-tanga mo dyan! Ayusin mo yung trabaho mo, ah. Paano ako makakaganto niyan kung hindi ako gagaling? Aray, dahan-dahan! Nakakatakot naman ang gagawin mo, Insan. Tama lang na mabalot ng takot ang buhay ni Alfred. Babalik ko sa kanya ang ginawa niya sa'yo. Hayop siya. Lahat tayo pinahirapan niya. Lahat tayo dumaan sa kasamaan niya. Kawala! Sige ba! Ano? Kaya mo ka? Ha? Toro! Huwag kang titigil hanggat hindi niya nararamdaman ang sakit, Insan. Ituloy mo lang ang laban. Hindi lang para sa'yo. Pati na rin sa amin ang anak mo. Felix. Ma'am. Ituloy mo na ang plano. Pero tandaan mo, hindi siya papatayin. Rex. Ituloy niyo na. Ano ibig sabihin nito, ha, Rex? Sinabi ko naman sa'yo, Alfred. Ibahin mo ako sa mga pinagkakautangan mo. Mas masama akong maningil. Sige, turuan niyo ng leksyon! Yan ang bagay sa'yo. Kung pwede lang araw-arawin to, hindi ako magsasawang panorin ng pambubugbog sa'yo. Pero Insan, ang hirap ding tingnan. Huwag kang mag-alala, Alfred. Buhayin pa kita. Dahil hindi lang yan ang parusang nararapat para sa'yo. Kanyan lang ba talaga gusto niyo, ma'am? Ang mga walang yang katulad ni Alfred, dapat nilalagay na sa kabaong. Kaysa naman bumawi pa yung pagdating ng araw. Halang ho ang bituka ng mga tauhan ni Rex. Madali nilang maitutumbayan kung kinakailangan. Ibigay niyo lang. Hindi, Felix. Hindi yan ang plano ko para kay Alfred. Pero sa ngayon, hayaan mo na muna maranasan na yan. Dahil hindi ako mamamatay tao. Halika na. Good night. Hello? Hello, Alexa? Alfred, bakit ganyan ang boses mo? Pwede mo ba akong puntahan? Bakit? May nangyari ba sa'yo? Mahabang story eh. Pwede mo ba akong puntahan dito sa bahay? Kailangan ko lang ng kasama eh. Gusto mo magpupunta ako ng tao dyan? Huwag. Ikaw na lang, please. Ayoko nang iba pang may makaalam eh. Ayoko, Alfred. Mamaya bumalik dyan si Jackie. Ayoko na magkagulo pa kaming dalawa. Wala si Jackie dito. At hindi na siya babalik. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Kaya gusto ko sanang pumunta ka. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko ng buhay ko ngayon. Sige. Puntahan kita. Salamat, Alexa. Basta ako, kapag nakagraduate ako, maghahanap ako ng magandang trabaho. Para naman makabawi din ako. Gusto ko rin kasing tumanaw ng utang na loob sa tiyahin kong maldite. Walang ibang ginawa yun kundi saktan ka, di ba? Bakit tutulungan mo pa yun? Well, you know what they say.
you give back kindness sa mga masasamang tao, right? Oh, tama naman. Yun naman talaga ang dapat gawin. Sana lang talaga ako makuha ko magpatawad. Hmm? Ikaw pa. Eh kahit sino naman talaga pinapatawad mo basta sincere eh. Tulad na lang dati, kahit alam mo may masamang plano sa iyong kapatid mo, eh sumunod ka pa rin. Ang bilis mo rin kasi mapasakay sa kaartihan niyo. Because you're a kind person. That's why. Oh, guys! Bakit parang hindi nababawasan yung juice ninyo, ha? Kanina pa kayo nagkikwentuhan, di man lang kayo umiinom. Inumin niyo muna yan. Guys, hiramin ko muna si Diana saglit, ha? Sige po. Excuse us, ha? Yung juice niyo, inumin niyo na. Ikaw na munang bahala sa mga kaibigan mo, ha? Kailangan ko munang umalis. Kakatawag lang ng mami mo. Kailangan ko siyang sundan kina Alfred. Kina Alfred? Bakit anong ginagawa niya dun? Ang mga boses mo, babaan mo, baka mga... Mabahala tayo mga kaibigan mo. Baka kung anong mangyaring masama sa kanya dun. Kaya nga gusto kong sumunod eh. Ano pong tumakbo sa isip ni mami? Sukutin mo. Salamat. Hello, Diana? Diana, bakit? Mami, ano pong ginagawa niyo dyan kina Alfred? Sinabi sa'yo ng ninang mo, ito talagang si Venus. Mami, huwag kayong magalit kay ninang. Dahil nag-aalala din siya para sa inyo. Ano ba kasing plano niyo? Huwag mo akong intindihan, anak. Kaya ko ang sarili ko. Ito na ang tamang panahon para makabawi tayo. Magtiwala ka sa'kin. Hindi niya na tayo pwedeng saktan. Ano sabi mo, Alexa? Hindi ako papayag na maging talunan. At hindi rin ako papayag na mawala ka sa akin dahil akin ka lang. Ayaw na sa'yo ni Alfred. Bakit ba pinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo? Subukan mong saktan si Alexa. O baka wala ka ng pakialam sa mga taong mahal mo. Naalala ko lang kasi si Mami tsaka si Daddy. Sila, sa tingin mo, may regrets sila. I don't think so. Pero ako, I have no regrets. I have no regrets falling in love with you. Hello? Yes, si Alfred Alcantara nga to. Ha? Anong nangyari sa puntod ni Rina? May problema tayo. Ashley, anak. May mga bagay na mangyayari na alam ko makaka-apekto sa'yo ng malaki. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Malapit na ang panahon na magkakasama-sama na tayo at hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Kamusta kalagayan niya? Well, she's getting better every day. As a matter of fact, kakagaling ko lang sa doktor niya at sabing pwede na siya umuwi. So that's just one more reason for me to celebrate my birthday. Pero gusto ko lang sana ipaalala sa'yo yung pangako mo sa'kin. Huwag kang mag-alala, Alfred. Ako ang klase ng babae. Hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Bukas na ang birthday ni Alfred. Eh ano naman, hindi lang natin kailangan intindihin yan. Pero mami mo ang iniisip ko. Bukas niya planong tapusin lahat sa party ni Alfred. Anong plano ni mami? Sino ang tinatawag mong Alexa? Ikaw ang totoong nahihibang Alfred. Ipinalibing mo ang asawa mo, hindi ba? At naaagnas na siya ngayon. Kaya wala na ang babaeng sinaktan mo. Dahil nasa harapan mo na siya. Hindi Alexa Robbins ang totoo kong pangalan. Ako ang asawang kinawawa mo, Alfred. Ako si Rina. Tingin mo ba, porkit umamin ka na, magtatagumpay ka? Ha? Pero sa tingin mo, basta-basta mo ako mapapabaksak. Sisirain muna kita!